Siyempre, pero siyempre, ako naman bilang isang abogado, nangangalap din ng ano ng mga ebidensya, no? Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon. Idinodokumento na rin ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mga ebidensya sa ginagawang pagpapapirma sa taong bayan na may kapalit umanong pera para sa People's Initiative. Tahasan din itong sinabi na hindi taong bayan ang nasa likod ng hakbang. Tambaluslos Initiative. Alam naman natin, isa lang ang tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, unlimited. Nanggagaling sa Tingog Party List. Siya ang may-ari niyan. Ang first nominee, yung kanyang may bahay. Dating tagapagsulong din ng charter change sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Representative Alvarez, partikular na ang paglipat mula sa unitary patungong federal form of government. Pinuri rin ni Representative Alvarez ang nakaambang hakbang ng ilang senador na planong pagkwestiyon sa Korte Suprema ng People's Initiative o PI campaign. Para naman kay Albay 1st District Representative Ed Silagman, scrap lang ng signature sheets ang ipinagyayabang ng mga proponent ng People's Initiative upang amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng magkasamang pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Inaasahan na ng mga proponent gaya ni People's Initiative Petitioner Attorney Alfredo Garbin ang mga legal na hamon kaugnay nito at anya, handa silang harapin ito. Sinabi na ni Speaker Romualdez na hindi siya pumapatol sa mga hindi kaaya-ayang pananalita, subalit naninindigan siya sa pagsusulong ng charter change sa ikalalagupa ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabing saligang batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa senado. Sa iyo ito. Kung may bubukas natin ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya, para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong umaasa na magkakaisa ang dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng Chacha. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.